Madalas kong sinasabi, makapangyarihan yung mga salitang, ang Diyos na ang bahala sa iyo. Sabi nga po sa 2 Timothy 3, 16-17, all scripture is inspired by God and therefore very useful for teaching so that the one who belongs to God may be competent, equipped in doing good work. Hindi lamang po tayo pinapakain ng Panginoon ng kanyang katawan at dugo. Pinapakain niya din tayo as nourishment ng kanyang salita. Bawat salita na sinasabi niya sa atin, ating paniwalaan, ating seryosohin, sapagkat ito ay may magandang mensahe at maidudulot sa atin. Pag sinabi sa atin ni Jesus, nang pagmalupitan mo ang kapwa mo, nang lukohin mo, bugbugin mo ang asawa mo, nang saktan mo, pabayaan mo ang mga anak mo, nang magpatubo ka ng malaki sa isang taong baon na sa pagkakautang sa iyo, nang mang-apik ka ng tao, ako ang sinaktan mo. Ako ang inusig mo. Hindi ko po gawa-gawa ito, ha? Sinabi mismo ito ni Kristo. Ano mang gawin mo sa isa sa maliliit na ito, ginawa mo sa akin mismo. Lagi po nating pag-iisipan yan, yung bersikulong yan. Bakit mo ko inuusig? Bakit mo ko sinasaktan? Bakit ang laki ng patubo sa aking utang? Bakit mo ko pinapayaan? Si Kristo ang siyang nangungusap sa atin. On the other hand, sa panig naman ng taong inaapi, sinasaktan, inuusig, yung pangalawang bersikulo, nang sabihin ng ating Panginoong Hesukristo, ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. So ang ating Panginoon ay hindi lamang nasa banal na Eucharistia na iniiwan natin dito sa simbahan at saka na lang natin binabalikan. Hindi, siya ay nananahan sa atin. Kaya sa totoo lang, hindi tayo minoria, tayo ay mayoria. Hindi tayo talaga mahina, tayo ay malakas kung kasama natin talaga siya. Hindi talaga tayo kulang, tayo ay kumpleto at sobra-sobra pa. Hindi tayo nag-iisa dahil ang Panginoon ay ating kasama. Now that should take off a lot of burdens sa buhay natin. Kapag inuusig tayo, kapag pinapahirapan tayo, yung paniwalaan natin na hindi tayo nag-iisa, kasama natin si Kristo. In fact, pupwede nating sabihin, hindi man diretsyo sa taong gumigipit sa atin, pwede nating isipin, pwede nating sabihin sa panalangin, hindi lang ako ang inaapi mo, hindi lang ako ang pinahihirapan mo, hindi lang ako ang niloloko mo, hindi lang ako ang sinasaktan mo, kasama ko si Kristo. It should take off a lot of burdens on our shoulders, realizing that Jesus is with us. Kakayanin natin ang pag-uusig at siya ang bahala sa taong sa atin ay umuusig. Madalas kong sinasabi, makapangyarihan yung mga salitang, ang Diyos na ang bahala sa iyo. Mga kapatid, ito sanang makita natin bilang mensahe ng mga pagbasa natin. I hope nakaranas na po kayo nung masabihan kayo ng isang tao na basta tol, pag nangailangan ka, mare, basta kang mag-alala, pag nangailangan ka, text mo lang ako, tawagan mo lang ako. Hindi ako magdadalawang isip na tulungan ka. Pangako yan. Hindi sigurado ko sa'yo. Tapos yung mararamdaman mo talaga na sincere at alam mong totoo, kasi minsan ay tinulungan ka niya at naramdaman mo na siya'y sincere talaga, o kaya nabalitaan mo na may tinulungan siyang iba, ikaw pa kaya na kaibigan niya, di ba napakasarap ng pakiramdam pa ganun? Na may isang taong mag-a-assure sa'yo sa oras na mga ilangan ka, narito ako. Kapatid, ang Diyos ay higit pa doon. Eh ang tao po pwedeng ang kanyang pangako ay mapako. At hindi man mapako, limitado ang kanyang kakayanan. Can only do or give much. Pero ang Diyos, pag sinabi niya talagang tututuhanin niya at may kakayahan siya para gawin niya, di ba? So dapat magkaroon din tayo ng iba yung kumpiyansa na lumapit sa kanya. Ikaw na ama dito sa lupa. Ikaw na ina dito sa lupa. Okay ba yung may gustong hilingin sa iyong anak mo? Abay, talagang pinagpapawisan bago lumapit sa... Nan? May hilingin sa anak ko. Mami? Pwede ba akong lumabas? Ah,
Kung kina-enjoy mo yon, there's something wrong with you. Siyempre, mas gusto mo yung, hindi naman yung tipong abuso, yung hindi na ilang na humingi sa'yo ang anak mo. Mas lalong ganun ang Diyos. Yung lumapit tayo ng may kumpiyansa sa Kanya. Pero teka, paano ba mangyayari yan? May isang magandang detalye na hindi natin dapat palampasin sa ating unang pagbasang napakinggan na makatutulong upang tayo lumapit ng may kumpiyansa sa Diyos. Kung ang ating buhay ay ipipresent natin bilang report card sa Diyos, ano kaya ang ating grado? Ano kaya ang grado mo bilang asawa, bilang ina, bilang ama, bilang kapatid, bilang tao, bilang pare, bilang madre? Ano kaya ang grado mo? Mataas kaya ito? Ito kaya ay quote-unquote maipipresent mo sa Diyos? O baka naman hihilingin sa iyo ng Diyos ang grado mo? Nasaan yung grade ng buhay mo? Don't get it wrong. Ang Diyos, katulad po ninyong mga ama at ina, anuman ang kasalanan ng inyong anak sa inyo, ayaw din ninyo na siya'y mailang sa inyo. Ganon din ang Diyos. So we can really approach God anytime, anuman ang ating mga kasalanan, sapagkat wala namang kondisyon ang pagmamahal sa atin ng puong may kapal. But the point is, makatutulong. Kung ang ating buhay ay kalugod-lugod sa Kanya, makatutulong yon upang mag-approach tayo sa Kanya ng may kumpiyansa, lalong-lalo na kung may nangyayari sa ating mga mabibigat na problema. Kasi tulad ni Ezekias, pupwede tayong magtanong sa Panginoon in a very humble way. Lord, alam ko po kasi natutuwa ka sa mga gumagawa ng mabuti. Alam ko po kasi ang nature mo, talagang ipagtatanggol mo pa ang mga gumagawa ng mabuti. Lord, ano po ba ang nagawa kong masama para may mangyari sa akin at sa aking pamilya na masama? Do you get it? Hindi ka nagyayabang sa Diyos? Hindi mo sinasabi sa Diyos, hindi yun ang ginawa, hindi yun ang tema ng mga pananalita ni Ezekias? Hindi siya nagyayabang sa Diyos na parang may utang na loob sa kanya ang Diyos? No! Tinatanong lang niya. Yun ang tono ng mga sinabi niya. Paka-explain. Hindi ko po kasi. Parang ganun lang. So yun ang sinasabi ko, na kapag ang buhay natin ay kalugod-lugod sa puong may kapal, kahit pa paano may kumpiyansa tayong, Lord, bakit naman po ganun? Kasi kung ang buhay natin ay hindi kalugod-lugod sa Diyos, kung puro mali ang ginagawa natin, kung buwisit tayo, kung masama tayo sa ating pag-uugali, sa ating pagtrato sa ibang tao, kapag may pangit na nangyari sa atin, magtatanong ka pa ba, Lord? Ba't kaya ganito? Baka sabihin ng Panginoon sa'yo, oh, bakit ka nagtatanong pa? Ang lagay ba'y kasalanan ko pa? At ito pa isa, ganito yung parang tema ng mga sinabi ni Ezekias sa Diyos. Mabuti ang kanyang buhay. So yun din ang kanyang mga ipagpapatuloy, yung kanyang mga mabuting ginagawang bagay sa buhay kapag in-extend pa ang kanyang buhay. Do you get it? Yun. So para mo sinasabi lamang ni Ezekiel sa Diyos, Lord, kung ma-extend naman yung buhay ko, ito pa rin naman at higit pa ang gagawin ko. O ngayon, ay isipin po ninyo, kung wala tayong ginagawang mabuti, ang dami pa nating ginagawang masama, tapos kukunin na tayo ng Diyos, may lakas loob ba tayo? May kumpiyansa ba tayong sasabihin sa Diyos, Lord, extend mo ba ang buhay ko? Sabihin ng Diyos, para ano? Para ituloy mo pa yung ginagawa mo? Diba? Of course, this does not apply sa mga mabubuting tao na biglang nagkasakit at sa kabila ng mga panalangin natin sa puong may kapal ay binawain pa rin ang buhay. Kasi, ang explanation naman dyan ay tapos na talaga ang kanilang misyon sa buhay. Mga kapatid, ang Diyos ay hindi talaga malayo sa atin. Kasi ang Diyos natin ang talagang lumalapit sa atin. Sana, mas maramdaman natin. So, ang lesson, ang magiging hadlang lang ay ang mga kasalanan natin. Kasi kapag makasalanan tayo, hindi sa ang Diyos ay lalayo, kundi tayo ang siyang lalayo. Hindi sa ang Diyos ay hihiyain tayo, kundi tayo ang mahihiya sa Diyos. Hindi sa ang Diyos ay
lalaitin tayo, kundi tayo ang manliliit sa Diyos. Hindi sa ang Diyos ang magiging dahilan upang tayo'y maging alangan, kundi tayo mismo ang magiging alangan, ang pakiramdam. Kasi alam natin, ang Diyos ay puros kabutihan lang at kabanalan lang. Ngayon sana, mag-strive tayo na mabuhay sa kabutihan upang ang Diyos, ang Kanyang pagkamahal, ay mas lalo nating maramdaman, lalo na sa oras ng mga matinding pangangailangan. Lahat ng tao, mabuti man o masama, pwede talagang dumiretso sa Diyos ang may kumpiyansa. Pero, mas mare-reinforce yung confidence natin kung nagpapakabuting tao tayo. Amen. Ganon talaga ang biyaya. Nagsisimula, kung minsan ang simple muna, susunod ang mga bonggang-bonggang biyaya na. O hindi ba parang kailan lang, konti lang yung mga customers mo, hanggang sa unti-unti dumugi na ito ng mga tao. Parang kailan lang, konti lang ang mga viewers mo, hanggang sa unti-unti. Marami ng viewers ito. Parang kailan lang, mga maliit na proyekto lamang inahawakan mo. Ngayon, mga big projects na ang pinamamahalaan mo. Parang kailan lang, unti-unti kang gumagaling sa iyong karamdaman hanggang sa totally mawala na ito. Ganon ang biyaya. Kaya nga, we should always be responsible with the blessings we have. Ano ang sabi ng Panginoon sa isang alipin? Sa Lucas 19:17, dahil naging katiwatiwala ka sa mga konting halaga, pamamahalain kita ng mga bayang mas marami at mas malalaki pa. We become responsible with these small blessings. Sapagat yun ang unti-unting maglilid sa atin sa mga best blessings na inilalaan ng Panginoon sa buhay natin. Medyo kabaliktaran naman ito, yung ating first reading, kung saan matutunto naman natin ang mga simpleng simula na mga komplikado at malala ng mga kasalanan ng mundo natin. Ilan na bang mga problema ang meron tayo ngayon sa mundo? Personal nating naranasan. O naranasan ng mga tao, hindi naman iba sa atin, pero nakikita natin ang nagsimula lamang sa mga simple at maliliit na kasalanan. Nagsimula lamang, halimbawa, sa paisa-isang stick lang, hanggang sa pake-pakete na, hanggang sa masira ng banya. Nagsimula lang, halimbawa, sa trip-trip lang, pakikisama, hanggang sa maging ganap ng durugista. Nagsimula lamang, halimbawa, sa simpleng pangungumpit lang, hanggang sa magnakaw ng talaga. Nagsimula lang, halimbawa, sa simpleng pakikibakas lang, hanggang sa maging sugalero na. Yan yung sinasabi ng isang awit, nagsimula sa patikim-tikim. Bisyo'y nagsimulang lumalim, kaya ngayon kahirap tanggalin. Ayun. Kaya malaki yung sense ng sinasabi ni St. Paul sa Ephesians 4.27. Do not give the devil a chance to work on you. Huwag niyo bibigyan ng chance na yan. Do not give him a foothold. Sapagkat pag binigyan mo ng opening yan, naku, abusuhin na niya yan. Nakuha niya yung kanan, kukunin niya yung kaliwa mo. Hanggang sa buo mong pagkatao, wala siyang ititira sa'yo. Ano ang sabi ni San Pablo patungkol sa demonyo? It's like a thief, siya'y magnanakaw. But he comes not just to steal, but to destroy. Eh buti nga yung nakawang ka na lang eh. Masakit na yun. Eh yung ninakawang ka na, sisirain pa yung bahay mo. Susunugin pa yung bahay mo. Yung hinold up ka na lang eh. Makikita natin yan, halimbawa sa mga biktima ng pangoy, hinold up na, pinatay pa. Napakasamang tao niyan. Ganyan ang demonyo. At ganyan ang gagawin niya sa'yo. Kung di ka listo. Eh, isipin nga po ninyo, kung alam lamang ni Eva na gano'n ang mangyayari hanggang sa atin na magiging mga supling niya, sige nga, kakainin ba niya yung bunga na yan? Hindi. Tandaan natin na nakikisabay ang Diablo, ha? Tinutukso niya rin tayo lagi sa buhay natin para buksan natin ang ating kalooban sa kanya, bigyan natin siya ng tsansa at upang ihatid na niya ang binabalak at ibibigay niya sa ating diskrasya. Huwag sana. Kaya, huwag natin siyang bibigyan ng tsansa. Ito sana ang hiling nating biyaya sa ating banana na pagdiriwang. Yung magulang mo na kahit matinding hirap, marangal pa rin nagsisikap upang maabot niyo ang inyong mga pangarap kayong kanilang mga anak. Na sa kabila ng mga pangit na nagawa mo, nakikinadisappoint ng mga ito, ang dami mong ginawa na ikinasakit ng kanilang puso at ulo. Pero mahal ka pa rin, tinanggap ka pa rin at hindi nagbago. Mabuting mga magulang yan, maniwala ka.
yung either, isa lang, nanay o tatay mo na wala nang kasama sa buhay, either sumakabilang buhay o sumakabilang bahay, pero pilit pa rin kinukumpleto ang iyong buhay kahit wala na siyang kaagapay. Yung nanay o yung tatay mo, naramdam na siya'y nag-iisa na lang, pero hindi sa'yo pinaparamdam na merong kang kulang ng isang iyong magulang, sapagkat buong pilit at buong sikap naman nilang lahat ay ginagampanan. Mabuting tao ang nanay mo, mabuting tao ang tatay mo, maniwala ka. Yung tiyahin mo, yung tiyuhin mo, yung anak mo, yung kapatid mo, yung kaibigan mo na alam mong may problema doon, pero nandyan kapag kailangan mo, hindi man nila maibigay yung lahat ng kailangan mo, pero gumagawa ng paraan para makapagbigay kahit papaano. Yung nagpaparamdam na sila, nandyan para sa'yo. Mabuting anak, kapatid, kaibigan, tao yan, maniwala ka. Cherish those people, alagaan mo yan. And be blessed because of them. Tagal kang naghihintay at nag-a-ask sa Panginoon ng biyaya, kapatid, nandiyan na pala eh. Kung meron kang taong nagsasakripisyo, yung sinasabi kong ganito, yung mabait at may malasakit, yun yung tanda bukod sa Panginoon, yun ang tanda na mahal ka ng Diyos. And I'm speaking about here, yung mga taong nagsasakripisyo o nagsakripisyo, yung mga taong biyaya sa iyo at sa pamilya mo, buhay man o patay na ito, tanda pa rin yan ng pagmamahal ng Diyos sa iyo. Kasi kung mahal ka ng Diyos, kung blessed ka ng Diyos nung nabubuhay sila, hindi nagbabago ang pagmamahal ng Diyos. Nandyan pa rin silang nagdarasal at gumagabay para sa iyo. Mahal ka ng Diyos, maniwala. So be blessed and be thankful because of these people. Sabi ng mundo, iba na yung marami kang kakilalang mayayaman. Sabi ngayon ng Panginoon sa Ebanghelyong napakagan ay parang anin mo ang kakilala ni kaibigan na mayaman. Pero kapag nagkagipitan, huyo ka na lang. Ang naisin mo at ang ipagkapuri mo, yung taong mabait, mabait na asawa, mabait na anak, mabait na kapatid, yung bang kahit hindi ka pa humihingi, umiimik, nandyan na, tumutulong na, dumadamay na. Kapatid, hindi mo kinakailangan ng mayamang kamag-anak o kaibigan. Basta't may taong ganyan sa buhay mo, ikaw na ang pinakamayamang tao sa buong mundo. Kasi sukat mo eh, alam mo eh, gagawin na nila ang lahat para sa iyo. Kaya sana, katulad ng ginawa ng Panginoon sa Ebanghelyo, sa isip at sa puso mo, itanim mo sa isip at sa puso mo yung mukha, yung alaala ng lahat ng mga ginagawang mabuti ng mga taong ito. Now, kapatid, kung ikaw naman yung tinutukoy kong mabait at mabuting tao, itong tatandaan mo, ha? Ang Diyos galit sa taong may itutulong pero hindi tumutulong. Ito ngayon, ang ibig sabihin nun, siya ay tutulong sa mga taong tumutulong kasi meron siyang itutulong. So huwag kang mawawala ng pag-asa. Kakampi mo ang Panginoon. Ito sanang hilingin nating biyaya na makita natin sa banal na pagdiriwang natin ngayon. So yung mga tao na hindi masaya sa mga magandang nangyayari sa'yo, yung bang lahat napuri ka na lahat may nasabi ng maganda sila, tahimik lang kung may masabi man, iwa-water down ang iyong kakayanan. Eh, kaya naman. Ikatlo, katulad ng ibang mga nainggit, yung mga taong sisiraan tayo. Kahit sa mga taong mahalaga sa atin. Sinisiraan ang mga kapatid ni Jose, si Jose sa kanilang ama. Sinasabi lang, mayabang po yung anak niyo yan. To that effect. At yung sinabi nila, napatay na si Jose. Gayong buhay na buhay pa. Ito yung mga taong talagang sasabihin kahit ang hindi mo ma-imagine na bagay sa likod mo para siraan ka kahit sa mga tao
na hindi rin iba sa iyo. Kaya delikado kasi hindi ibang tao. Yung ibang tao, gagawin pa ang lahat para maging involved sa buhay mo to destroy you. Gagather ng info tungkol sa iyo. Upang mangyari ito, kinakailangan maging close muna sa iyo. Yun yung mga ibang tao. Eh yung hindi ibang tao, kasama mo. Ito yung taong naiinggit sa akin. Pakiramdam ko, hindi mo naman syempre sasabihin sa kanya, inggit ka, no? Huwag ganun, lalong-lalo na kung hindi naman iba sa'yo. At hindi naman aamin ito. Baka sabihin, feeling ka lang sa nararamdaman mo. Hindi mo rin sasabihin sa iba, naiinggit sa akin. No! Sa sarili mo lang, para makapag-ingat ka na. The first step towards victory is to know your enemy. So kilalin mo ito, mag-iingat ako, para hindi ka na mag-share sa kanya ng problema. Hindi ka na mag-share sa kanya ng iyong mga plano. Hindi ka na mag-share sa kanya ng anumang bagay na pupwede niyang ibutas sa iyo. Mas lalong-lalo na, hindi ka na mag-aaksay ng panahon ng mag-invest, na mag-invest ng magandang relasyon sa kanya na hindi naman pala mag-flourish kasi iba ang nais niya. Amos 3 verse 3, hindi po pwedeng maglakbay ang dalawang nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Hindi naman po pwedeng ipadepende na lang natin lahat sa Diyos. At hindi naman din po pwede, mas lalong hindi dapat, na idepende natin sa kung ano-anong mga bagay ang ating buhay. Hindi ka aasenso kung hindi ka magbabanat ng buto. Lalo pat sinasabi niya sa atin sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." Kaya panghawakan natin ito. Nevertheless, dapat may cooperation din tayo. Alam po ninyo, wala naman tayong ibang dapat gawin eh, kundi sumunod lang sa Diyos. Kapag tayo sumunod sa Diyos, we will be blessed more than we can ever imagine. Mapalad ang taong sumusunod sa Diyos. Bakit paldo-paldo mga biyaya ang ating makakamit kapag tayo sumunod sa Diyos? Sapagkat ano ba ang biyaya para sa atin? Aminin mo ang biyaya para sa iyo, yung mga magagandang mangyayari sa buhay natin. Biyaya naman talaga yan. Pero papaano yung mga magiging problema natin? Papaano yung mga magiging pagsubok natin? Ano yan? Hindi biyaya? Hindi ko sinasabing humanap tayo ng problema. Ang sinasabi ko, ihanda natin ang ating sarili sapagkat anumang iwas ang gawin natin, anumang dasal ang gawin natin, magkakaroon tayo ng mga suliranin. Lalo pat ang Panginoon, sa pagtawag niya sa atin, ang sinasabi sa atin, buhatin mo ang iyong krus. Magtaka pa nga tayo kung wala tayong magiging krus. Parte yan ng buhay natin. At parte yan ng buhay natin bilang mga sumusunod kay Jesus. So ang sinasabi ko, yes, mga biyaya, yung mga magagandang nangyayari at mangyayari sa buhay natin. Pero kung gusto nating mga paldo-paldong biyaya, yung mga suliranin na mararanasan natin, huwag natin sasayangin. Sapagkat yan ang mas makapagpapatatag sa atin, mas makapagpapamature sa atin, mas makapagpapawise sa atin, mas makapagpapalapit sa atin sa Diyos. Isipin po ninyo, hindi naman tayo napapagmature ng mga magagandang pangyayari. Hindi naman tayo napapatatag ng mga magagandang pangyayari. Ikaw ay ikaw ngayon dahil taga ka na, dahil subok ka na sa mga pagsubok mo sa kahapon, sa tulong ng Panginoon. So yung paldo-paldong biyayang sinasabi ko, yung walang tapon, hindi lang yung mga magaganda, pati na yung ipagdarasal natin na huwag sanang mangyari. Pero kung mangyari man, kung i-allow man ng Panginoon, anumang problema yan, maniwala ka kakayanin mo. Kasi hindi niya i-allow kung hindi mo kakayanin. At kung hindi, magkakaroon ng mabuting bunga sa atin. So kung gusto nating paldo-paldo blessing, hindi lang mga magaganda, kundi yung kahit na mga pangit, pero paggagandahin niya sa biyaya at awa niya, sumunod tayo sa kanya. Ito yung sinasabi ng Romans 8:28. All things, hindi lang yung mga magaganda, pati yung not so beautiful things, work together for the good of those who love Him. Ito ay pangako, hindi para sa lahat, for the good of those who love Him. Para lamang sa mga nagmamahal sa Kanya. Ano ang sabi ng Panginoon? If you love me, you will obey me. So you see, kung tayo susunod sa Diyos, magmamahal sa Diyos, magiging biyaya kahit problema
kahit unos sa tulong ng Diyos. Yun ang paldo-paldong biyaya ang hangadin natin. Walang swerte, walang malas, pero walang tapon. Lahat magiging biyaya sa tulong ng Panginoon. So yung wag nating i-condition, Lord, walang problema. Hindi mangyayari yun. Okay? Lord, ano man po ang maging problema, alam ko nandyan ka, kakayanin ko sa tulong mo. Maikli lang ang buhay. Spend quality time with your loved ones. Na kahit nasabihin mong nagtatrabaho, nagnenegosyo para sa kanila, dapat sa trabaho mo, sa negosyo mo, mas mahalaga pa rin ang pamilya mo. Sino po dito ang nakapanood na ng pelikulang Rewind? Ako lang ba? Magpakatotoo kayo. Nahiya pa. Wala naman dapat ikahiya kasi maganda yung pelikula. In fact, ang daming mga reviews at mga comments tungkol dito as regards mga pwede nating ma-realize dahil sa pelikulang ito. Sa mga nakapanood ng pelikula, sana napansin po ninyo kung paano na i-portray ni Pepe Herrera ang karakter ng Diyos ng napaka-epektibo. Bagamat, syempre, characterization lang yon at hindi naman natin po pwedeng i-portray ng eksaktong-eksakto ang Panginoon. Pero ang ganda ng pagkaka-portray. Kasi, pinortray ang Diyos bilang isang ordinaryong tao, nagkakabit lang ng ilaw, parang maintenance boy lang, na kinausap ni Ding Dong, ni John, na mayaman. Yung akala mong mahina pero malakas. Yung akala mong mapapaikot mo pero ikaw ang mapapasunod niya. Yung akala mong mauuto mo pero ikaw ang maniniklud at susunod sa kanya. Yun yung karakter kasi ng Diyos eh. O hindi nga ba ang Diyos na ito ang siyang nagpakababa higit pa sa pagpapakababa ng isang tao sapagkat siya'y namatay na parang isang kriminal o makasalanan. Pero kahit siya'y nagpapakababa, hindi naman siya papayag na pagyabangan natin siya, na pagmataasan natin siya. Siya itong may pinanganak nga po sa sabsaban, pero siya rin ang may-ari ng sandaigdigan. Siya itong napakabait, pero hindi lahat ay okay sa kanya, kaya nga may mga utos siya na dapat nating sundin. Talaga, siya itong Santo Niño at siya itong Poong Nazareno, pero siya rin ang haring si Kristo na dapat nating sundin ang mga tao. Kaya mahalaga na magkaroon tayo ng malalim na relasyon sa Kanya upang maiwasan natin na magmayabang sa Diyos, diktahan ng Diyos, pangunahan ng Diyos. Sapagkat sa pagkakaroon talaga natin ha, ng isang malalim na relasyon sa Diyos, mararamdaman natin kung sino siya sa buhay natin at kung sino tayo para sa Kanya. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon natin. Kahit na magalit tayo, kahit na magtampo tayo, kahit na mahirapan pa tayo, kung yun ang kailangan niyang gawin upang basagin niya ang yabang natin. At upang iparamdam, kundi man ipamukha sa atin, na tayo ay kanyang mga nilalang na dapat sumunod sa kanyang banal na kalooban. Maliwanag ang sinasabi ni Santiago sa 4:6. Ang kanyang aklat, ang Diyos ay nilalabanan ang mga mayabang samantalang pinagpapala naman niya ang mga may mababang kalooban. Paano ka magsisikap kung ang lagi mong kasama ay mga taong tamad? Paano ka magiging good vibes lagi kung nega ang mga taong nakakasalumuha mo? Paano ka lalapit sa Diyos kung ang mga kasama mong tao ay malayo sa Diyos? You see? People matter because they influence our character. Brothers and sisters, I believe, bago pa tayo nilikhay na ang Diyos, alam na niya ang kanyang magandang plano para sa atin. At hindi pa man, He had already lined up right people na makaka-impluensya sa atin ng mabuti at maganda upang maabot natin ang kanyang pangarap para sa atin. Now, we could not be with these right people if we will get stuck with wrong people. Kaya hanggang maaga, kumawala ka sa mga toxic na taong yan, sa mga taong ang layunin ay pababain ka lang, sa mga taong hindi nakatutulong sa iyo, sa kabutihan, kumawala ka hanggang maaga, as in now na, kasi marami tayong panahon na nakakasaya. Ngayon kung hindi po pwedeng abruptly or madalian, unti-unti. Halimbawa,
Kung wala kang choice, kundi magtrabaho sa lugar na ito, sa pamilyang ito, sa mga set of people na ito, limit mo yung panahon mo sa kanila. Kausapin mo lang kung kinakailangan talaga. Now, kung hindi ka talaga po pwedeng kumawalan sapagkat ang tinutukoy nating toxic na tao ay miyembro ng iyong pamilya, eh problemang talaga. Eh hindi. Kung ganyan, pag sumikapan mong maging parang bangka na lang. Bangka. Bakit ang bangka? Ang bangka ay naglalayag sa ibabaw ng tubig. Naglalayag sa ibabaw ng tubig na hindi niya pinahihintulutan na pumasok sa kanyang loob ang tubig sapagkat siya ay malulunod. In other words, strive not to be so much affected by these people. O kung naapektuhan ka man, kung hindi ka maging bangka, be like a tree. Ang puno, alam natin, nag-a-accept ng carbon dioxide na po pwede natin sabing poison. Pero in the process, it transforms such poison to oxygen. Yun ay mas nakatutulong sa kanya at kapag ini-emit niya palabas, bini-breathe out niya, mas nakatutulong din sa iba. Kapag gano'n ang nangyari, then, kahit yung mga pagkakataon at sitwasyon at tao na pinapadala sa atin ng demonyo upang sirain tayo, sa awa ng Diyos, ay pupwede pa sa ating makatulong upang mas maging fulfilled tayo pagdating ng panahon. Mas nagiging sweet kasi ang accomplishment o ang fulfillment if along the way, we will encounter situations, problems, especially people who will challenge us. And then in the end, we will rise above them. Mas nagiging sweet ang accomplishment at ang fulfillment. Sabi nga po ng finals MVP at ng go-to guy ng Milwaukee Bucks, ang player na si Giannis. Ang sabi niya, ay parang ganito, pwede naman siyang mag-champion ng madali eh. Yung bang sa asanib na lamang siya sa isang super team na may mga star players katulad nila LeBron James, katulad ng nila Kevin Durant, pwede naman siyang sumali dun eh. Pero, nandun siya sa team na walang superstar, walang star player. Mahirap yon, but he chose it. They chose the hard way and they did it. And so it was sweet. It was a sweet accomplishment and fulfillment kasi along the way, they really encountered hardships. Ito po sana mga kapatid ang isa sa mga biyayang hilingin natin sa banal na pagdiriwang na ito. Ang kung po pwede, mapili talaga natin ang mga tao na gagalaw sa buhay natin. Kung hindi man, ay matulungan tayo ng Panginoon na kahit yung mga negative vibes na ibibigay ng mga taong ito sa atin, ay ma-transform natin into an energy, positive energy, para mas maging matyaga tayo, mas maging mapagmahal tayo, mas maging maunawain tayo, mas tumibay ang pananampalataya natin sa Diyos, at mas maging humble tayo. Ito sana ang hiling nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito.